Sa video nga pala na ito, pag-uusapan natin kung ano yung pinagkaiba ng washable racing air filter at ng velocity stack. Anong kinaganda ng isa? Anong kinaganda ng isa? Ano naman disadvantage ng isa? Ano naman disadvantage ng isa? Bago nga pala natin umpisan tong video na to, mag-subscribe ka na sa channel ko dahil gumagawa ako ng mga videos about sa motor. Sa maintenance, conversion, review, at mga video na about sa Fury. O kahit hindi rin naman about sa Fury. I-comment mo na lang kung may tanong ka, susubukan nating sagutin yan. Balik tayo sa topic natin, kung ano yung pinagkaiba nitong dalawa. Itong washable racing air filter at ng velocity stack. Bago matapos tong video natin na to, sasagutin ko kung sino yung mas gusto ko sa kanilang dalawa. In terms of itsura, makikita naman natin na yung velocity stack ay open, habang yung air filter naman ay meron pa rin harang. Dumako muna tayo sa mushroom air filter. Itong gamit ko nga pala na air filter ay gawa ng Malaysian brand na Uma Racing. By the way, ito nga pala yung itsura niya kapag bago siya. Itong sa akin, ilang taon ko na rin gamit kaya nakaganto na rin yung itsura niya. By the way, dun muna tayo sa mga advantages na meron siya. Una, from the word itself, air filter. Ibig sabihin, filterized na yung air bago pumasok sa loob ng makina natin. Pangalawa, longer engine lifespan. Ibig sabihin, mas tatagal yung makina natin dahil filterize nga yung nahihigop niyang hangin dahil dito. Pangatlo, mas mahabang buhay ng carburetor natin. Mas less kasing makakahigop ng alikabok na magiging sanhi ng paggasgas ng piston ng carb natin. Pangapat, mas matagal na interval ng paglilinis ng carburetor mo. Dahil nga mas malinis yung nahihigop niyang hangin, mas less nadudumi yung carb mo. Doon naman tayo sa mga disadvantage niya kung ikukumpara natin sa velocity stack. Una sa disadvantage niya sa velocity stack ay mas less yung airflow dahil nare-restrict pa ng air filter yung hangin. Pangalawa, medyo mas mahirap-hirap itong patinuin kapag merong air filter. Self-reference ko nga lang pala yun kasi mahilig ako ng mas maganda yung response kapag piniga mo yung throttle mo. Kumbaga mas natatagalan ng itono yung minor kaysa sa naka-velocity stack. Pangatlo, since street tune yung ginagawa ko sa makina ko, feeling ko kapag naka-air filter ako mas less yung torque niya kumpara dun sa naka-velocity stack. Pangapat, throttle response. Since nga hindi open at mayroong restriction yung hangin, mas maganda yung response ng velocity stack kung ikukumpara natin sa may air filter. Pero hindi na masyadong ganun ka grabe. Panglima, isasama ko na nga pala yung pagpugak niya kapag nabasa siya kapag umuulan. O kaya kahit pag winashing mo lang madaplisan ng tubig, yun, pumupugak na agad. Yun lang naman. Okay, dumako naman tayo sa velocity stack. Kung ano-ano yung mga advantages na meron to. Unang-una sa lahat, syempre halata naman dahil open to, more airflow. Trivia muna tayo. Kaya rin ako nahilig gumamit nito dahil din sa 4AGE. Na hindi ko rin na maikakailang impluensya rin ng Initial D na paborito nating anime. Kumbaga, merong onting haplos ng pagka JDM number 1 yung motor natin. Bukod doon, meron din kasi akong napanood dito sa YouTube na i-dinino run niya yung merong ITB at walang air filter. At mas lumabas na mas maganda yung performance ng merong velocity stack kumpara sa wala. Pangalawa, pagkakaroon ng mas mataas na top speed. Hindi naman natin maikakailang mahilig tayo sa mas matulin o mas mataas na top speed ng motor. Kaya isinama ko na rin to sa isang basehan sa mga ikinaganda ng merong velocity stack. Nga pala, yung comparison ko, same setting, same jettings, same needle ng carburetor. At yun na nga, mas dumulo ako ng 5 kph kumpara sa naka-air filter.
Mamako naman tayo sa kung ano-ano yung mga disadvantage o yung mga hindi magagandang side ng naka-velocity stack. Unang-una sa listahan, prone sa dust. Obvious naman kasi open na open tong naka-velocity stack. Mas prone siya sa dust o mas nakakaitit siya ng dumi kumpara sa may filter. Pangalawa, shorter period ng maintenance ng carb. Since open nga, mas mabilis tong dumumi kumpara dun sa merong filter syempre. Pangatlo, shorter carburetor lifespan. Syempre, mas nakakahigop nga ng dumi, mas prone na gumasgas yung piston ng carb natin. Napansin ko na yun, pero mamaya ko na sasabihin kung ano yung dahilan. Pang-apat, shorter engine life. Oo, totoo yun. Mas mabilis dumumi, mas mabilis masira yung makina natin kapag naka-velocity stack. Dahil nga, rektang nahihigop ng makina yung dust. Mas mabilis dumumi yung intake valve mo at yung ulo ng piston. Pero sa likod ng mga yan, alin ang mas gusto ko? Itong velocity stack. Eh bakit, 'di ba mas mabilis masira 'yung makina mo kapag nakaganyan? Ganito kasi 'yon. Life is enjoyment nga, 'di ba? So, ibig sabihin, 'yung mga bagay na meron ka, enjoyin mo lang 'yung paggamit. Pabayaan mo kung masira, edi ayusin. Kung walang pang-ayos, mag-ipon, hintayin. Kaysa naman masira nang hindi natin ginagamit dahil sa sobrang ingat natin. Hindi naman kasi lahat ng bagay madadala natin sa kabilang buhay. Kaya, kung ano meron ka, enjoyin mo. Kung may problema ka, hanapan mo na solusyon. Hindi yung problema na nga, pinoproblema mo pa. Paano mo yun masusolusyonan, di ba? Kaya, ang masabi ko sa lahat na makakanood nito, kahit anong mangyari, okay lang yan.